Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ikalabinsyam na kabanata. Habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y sumampalataya?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala." "Kung gayon, sa ano kayo nabautismohan?" tanong niya. "Sa bautismo ni Juan," tugon naman nila. Sinabi ni Pablo, "Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ipinangaral niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus." Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng kakaibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Si Pablo'y pumapasok sa sinagoga sa loob ng 3 buwan at siya'y buong tapang na nagsasalita sa mga naroon. Nakikipag-usap siya at hinihikayat ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya, at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o pantapi na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong sumasanib sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espirito. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng masasamang espirito sa mga sinasaniban nito. Sinasabi nila, "Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo!" Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeba, isang punong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus! Kilala ko rin si Pablo! Ngunit sino ba kayo?" At sila'y nilundag ng lalaking sinasaniban ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pa't hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso. Maging Hudyo o Griego,
kaya't sinidlan sila ng matinding takot at lalong dinakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga mananampalataya ang lumapit at nagtapat na sila ay nangkukulang. Kaya't tinipo nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pila. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ginabayan si Pablo ng Espiritu na magpasyang maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. Kailangan ko rin pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem. Sabi niya, pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, dalawa sa kanyang mga kamanggagawa, at siya'y tumigil sa Asia ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Artemis. At ito'y pinagkakasitaan ng malaki. Tinipo niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyong naririnig kung anong ginagawa ng Pablo niya. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos at marami siyang napapaniwala. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawala ng kapuluhan. Pati na ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsikawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Epeso! Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Hinalagkad nila si Nagayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya, at mahigpit siyang pinakausapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon doon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo sa madla. Sumenya si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya'y makapagpaliwanag. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Dakila si Artemis ng mga taga-Epeso! Sa wakas, dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao. Mga taga-Epeso! Sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Epeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ninuman ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayong magpabigla-bigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating diyosa. Kung si Demetrio at ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga hukom tayo. Doon sila magsakdan. Ngunit kung may iba pa kayong habon, maaaring pag-usapan niyan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluwang ito. Pagkatapos, pinauwi na ng punong bayan ang mga tao.
Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, be saved.